Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ellie. Walang eksaktong taon. Iloilo. Dahil walang pera para dalhin sa ospital si Ellie, umasa ang kanyang mga kamag-anak sa mga halamang herbal. May lahi rin silang mga babaylan, kaya nagagawa nila ng paraan nang sa gayoy kahit papaano, unti-unti ring mawala ang sakit niya. Subalit kahit na ganon, laking pagtataka nila kung bakit hindi ito gumagaling. Marami ang nagsasabi na kailangan ni Ellie ng kakayahan ng mas mataas na uri ng manggagamot, subalit malaki rin ang tiwala nilang darating ang araw at tuluyan siyang gagaling. Isang gabi, kakatapos lang na uminom ng pinakulo ang mga dahon-dahon ni Ellie nang makaramdam siya ng kakaibang alinsangan ng panahon. Nagkaroon din siya ng ibang kutob na marahil may ibang nilalang sa labas. Nagmatsyag na lamang siya sa kanilang paligid, subalit hanggang sa dumaan ang mga oras ay wala namang nagpakitang nilalang sa kanya. Walang ano-ano, may narinig siyang mahinang kaluskos sa bubungan. Sinipat niya ng maigi yan, at ganoon na lang ang kanyang gulat nang makita niyang may maliit na siwang doon. Tinitigan niya yon ng mabuti hanggang sa may nakita siyang nagbabagang bagay na tila nakasilip sa kanya. Dahil dito, tinawag niya ang mga kasama niya sa loob ng bahay, ngunit ni isa sa kanila ay walang sumagot. Sa halip na matakot, nagawa pang magbanta ni Ellie. Sinabi niya sa kung anumang nilalang na naroroon na magagawa niyang patayin ito kahit na nakaratay siya sa banig. Subalit, napahagik-gik na lamang ng mahina ang nilalang sa itaas na parabang hindi naniniwala sa sinabi niya. Sa kadahilan ng ito, nagpasya siya na mag-usal ng dasal para maitaboy ang aswang. At kagaya ng inaasahan, biglang nakaramdam ng kakaibang init sa katawan ng nilalang na yon. Humiyaw ito, tsaka nagmadaling lumundag papaalis sa bubong ng bahay ni na Ellie. Walang yaka. Humanda ka kapag gumaling ako. Kung sino ka man, tutugisin kita. Sabi niya sa kanyang sarili. Alam ni Ellie na ilang linggo na siyang binalik-balikan ng aswang at marahil yon ang dahilan kung bakit hindi siya gumagaling ng tuluyan at naging pabalik-balik ang kanyang sakit. Dumaan pa ang mga linggo at buwan at patuloy pa rin ang panghihina ni Ellie. Hindi rin nila matukoy kung ano ang karamdaman nito. Gawa ng ginawa na naman ng kanyang mga kamag-anak ang kanilang makakaya para gumaling siya. Isang gabi, nakapikit na si Ellie at unti-unti nang nilulukob ng antok nang sa hindi niya inaasahan ay nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na tila humuhugot sa kanya palabas. Alam niyang hindi sa kanyang katawan nangyayari yon, kaya wala siyang nagawa. Tila napakagaan ang puwersang yon at napansin niya na parang nawala ang kanyang sakit. Sa kadahilan ng ito, agaran niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ha? Nasaan ako? Bakit parang puti at manipis na ulap ang nakikita ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Sinubukan pa ni Ellie na maglakad-lakad at sipatin ang maaabot ng kanyang paningin. Subalit kahit saang dako man siya tumitig, ay ganun pa rin ang kanyang nakikita. Noong mga panahong yun, malakas ang kanyang kutob na wala na siya sa mundo ng mga tao, kaya naghalo ang kanyang emosyon nang mapaisip siyang posible na namatay na siya. Agad siyang napailing, gawa ng hindi niya yun matanggap sa kanyang sarili. Alam din niya na marami pa siyang pupwedeng gawin dahil napakabata pa niya. Habang nasa ganoong sitwasyon, nagulat siya nang may lumapit sa kanyang isang babae. May hawak yung bulaklak na amoy na amoy kaagad ni Ellie ang samyo nito. Kahit na nakakaramdam ng kaba,
Naglakas loob si Ellie na tanungin ang babae kung nasaan siya at kung bakit puro mga maninipis na ulap at liwanag lamang ang kanyang nakikita. Napangiti naman ang babae at agad ding tumugon. Ayon sa kanya, nasa ibabaw nun daw si Ellie at patay na siya. Hindi siya kagad nakapagsalita. Halos na lumo siya sa kanyang nalaman. Naisip kagad niya ang kanyang mga magulang na marahil ay nag-aalala sa kanya. Tsak niyang nagdadalamhati ang mga yon dahil sa kanyang pagpanaw. Sa kadahilan ng ito, nagtanong siya sa babaeng yon kung may pag-asa pa ba siyang bumalik. Alam kong may dapat pa akong tapusin sa lupa at may mga misyon pa akong hindi ko nagampanan dahil sa aking pagkakaroon ng sakit. Matapos magwika ni Ellie ng mga katagang yon, iniabot ng babae ang hawak niyang bulaklak kay Ellie. Sinabi pa nito na kinalugdan nila siya. Alam ng Panginoon na may dapat ka pang gawin, kaya bibigyan kanya ng isa pang pagkakataon. Huwag kang mag-alala, dahil ako ang iyong umalagad at hindi kita pababayaan. Pagkatapos magwika ng babaeng yon, nakaramdam ulit ng kakaibang enerhiya si Ellie. Parang may kung anong humila sa kanya at dahil sobrang nakakasilaw ang liwanag na kanyang nakikita, naipikit na niya ang kanyang mga mata at hindi na rin niya nalaman kung ano ang nangyari. Noong mawala na ang kakaibang enerhiyang naramdaman niya, iminulat ni Ellie ang kanyang mga mata. Ganun na lang din ang kanyang gulat nang makita siyang nakasuot ng kulay puting damit at nakahiga na sa banig. Iginala niya ang kanyang paninginoon sa paligid at laking pagtataka niya nang makitang tulog ang lahat ng nakabantay sa kanya. Totoo nga, namatay ako! Pinisil-pisil pa niya ang kanyang braso at nakumpirma niyang muli nga siyang nabuhay. Napansin din niyang nawala ang bigat ng kanyang nararamdaman, kaya naisip niyang baka tuluyan na ring nawala ang kanyang sakit. Akmang tatayo na sana siya nang mapansin niyang may hinahawakan siya. Agad niyang tiningnan yon at nangilabot ng husto si Ellie nang makita niyang hawak niya ang bulaklak na ibinigay ng babaeng nagpakilalang umalagad niya. Dahil sa kanyang kagalakan, agad siyang tumayo tsaka hinanap ang kanyang mga magulang. Napailing na lamang si Ellie nang makita niya ang kanyang ama't ina na natutulog habang nakaupo. Nilapitan sila ni Ellie tsaka sinubukang yugyugin. Subalit laking pagtataka niya, gayong kahit anong gawin niya ay hindi sila nagigising. Nagpatuloy siya sa kanyang pagyugyug. Subalit natigilan siya nang makarinig siya ng mga kaluskos sa ibabaw ng kanilang bubong. Napatanong na lang sa kanyang sarili si Ellie kung ano yan, at dahil sa kanyang pagkakuryoso, inilagay niya ang hawak niyang bulaklak sa tabi ng kanyang mga magulang at minabuti niyang lumabas sa kanilang bahay at nang matingnan yon. Pagkalabas niya, ganun na lang ang kanyang pagtataka dahil maging ang mga taong naroroon at posibleng pumunta sa kanyang lamay ay mahimbing ding natutulog. Hindi na rin siya nagulat sa presensya nila, gayong batid ni Ellie na namatay nga siya at nabuhay lamang muli. Paniguradong may hindi magandang nangyayari rito. Bakit kaya lahat ng mga tao rito natutulog? Tanong niya sa sarili. Sinubukan niyang pumuesto sa bahagi na madali niyang makita ang bubungan nila at nang naroroon na siya, ay sinipat niya ng maigi ang kanilang atip. Napakunot-noo siya, gawa nang wala naman siyang nakitang kakaiba roon. Subalit nang akmang babalik na sana siya sa loob ng kanilang bahay, nang sa hindi niya inaasahan ay may napansin siyang gumagalaw sa ibabaw ng kanilang bubong. Tila isang nilalang na nakadapa yon, kaya hindi niya ito agarang nakita. Dahil sa labis niyang pagkakuryoso, sinubukan ni Ellie na akyatin ang kanilang bubong at nung naroroon na siya,
tumambad sa kanya ang nakakasulasok na amoy na parang nabubulok na karne. Sinipat niya ang unahan at ganoon na lang ang kanyang gulat nang makita niya ang isang maitim na nilalang na nakadapa roon at tila nagmamatsyag sa loob ng kanilang bahay. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Pasigaw na tanong ni Ellie. Napalingon naman sa kanya ang nilalang na yan at agad na napangisi. Kita rin ni Ellie na mas lalong nagbabaga ang mga mata nun, kaya alam niya kaagad na isang aswang ang naroroon. Naging malakas ang kabog ng puso ni Ellie at nagkaroon siya ng kutob na siya ang pakay ng naturang aswang. Sa kadahilan ng ito, binanta niya ang aswang na kung hindi ito aalis, ay gigisingin niya ang mga taong nasa ibaba at titiyakin niyang tutugisin sila nito. Subalit, kahit na seryoso si Ellie sa kanyang sinabi, hindi naman nagpatinag ang aswang. Napasinghot pa ito sa direksyon ni Ellie, tsaka nagsimulang suminghap na parang nababanguhan ito. Walang ano-ano, nagulat siya nang sa hindi niya inaasahan, ay sinugod siya ng aswang na yon. Dahil walang dalang kahit na anong panlaban si Ellie, alam niyang matatalo siya ng nasabing nilalang. Subalit, bago pa man tuluyang makalapit sa kanya ang aswang, ay biglaan itong natigilan na parabang may kung anong pumigil sa kanya. Nagtaka naman si Ellie noon, ngunit sa halip na lapitan ng naturang aswang, ginamit niya ang pagkakataong yon para makababa. Saktong pagkababa niya ay nakita niyang naroroon ang dalawa niyang tsuhing babaylan. Inaakala ni Ellie na magugulat sila, pero napangiti lamang sila. Hindi mo pa oras pamangkin. At malamang may misyon ka pa rito sa mundong ibabaw. Sabi ng isa niyang tsuhing. Nagwika naman ng isa niyang tiyo na paniguradong malakas ang Panginoong umalagad ni Ellie. Kaya, nagbakasakali siya. Dagdag pa nito, halos 5 araw na si Ellie nakahiga sa banig, pero katakataka na hindi ito bumabaho at naaagnas kahit pa na hindi siya naimbalsamo. Mabuti na lang at napaginipan ko muli mong pagkabuhay. At salamat dahil nakinig naman sa akin ng mga magulang mo noong habilinan ko sila patungkol sa iyong katawan. Gawa nang nabanggit ng mga tsuhi ni Ellie ang patungkol sa kanyang mga magulang. Sinabi niya sa mga ito na hindi sila nagigising at tila himbing yon sa pagtulog, maging ang mga taong naroroon. Agad namang napawika ang isa niyang tiyo na malamang ay kagagawan yon ang aswang na nasa bubong ng bahay nila. Sinabi rin niya na panandali ang hindi makakagalaw ang naturang nilalang. Gawa ng inorasyonan niya yon para ipako. Sinabihan na lamang nilang dalawa si Ellie na pumasok na sa loob ng kanilang bahay at sila na ang bahalang humarap sa aswang. Napatango naman si Ellie noon at sinunod niya kagad ang dalawa niyang tsuhin. Saktong pagkapasok ni Ellie, ay nakarinig siya ng ingay na parang may kung anong nahulog. Sinundan niyo ng pag-atungal na parabang nagmumula sa isang mabangis na hayop. Alam ni Ellie na posibleng pinatay na ng dalawa niyang tsuhin ang aswang, kaya nakampante siya na hindi na ito manggagambala sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nabalot ng katahimikan ang paligid. Nagtaka si Ellie kung nasaan na ang kanyang tsuhin, kaya napadungaw siya sa bintana. Subalit kahit sa ang dako man siya tumingin, ay hindi na niya nakita pa ang dalawa. Noong mga panahong yon, may narinig siyang boses at nang muli niyang ibaling ang kanyang pansin sa mga magulang niya, nakita niyang gising na ang mga ito. Pagkakita naman ng kanyang ama't ina sa kanya, ay pareho silang nagalak. Ni hindi sila natakot, gawa ng alam nilang muli ngang mabubuhay si Ellie. Niyakap nila ito ng mahigpit at sinabi rito kung ano ang mga inihabili ng dalawa niyang tsuhin. Noon din ay nakarinig sila ng mga ingay sa labas, kaya napagtanto nilang gising na ang mga tao. Dahil dito, nagtago na muna si Ellie para hindi matakot ang mga naroroon.
Pagkalipas ng ilang oras, isa-isang nagsiuwian ng mga tao kaya malaya nang nakalabas sa kanilang bahay si Ellie. Sakto naman noon na nakabalik na ang dalawa niyang tsuhin kaya inusisa niya ang mga ito kung ano ang kanilang ginawa sa aswang. Napangiti lamang ang dalawa, ngunit hindi nila isiniwalat ang kanilang ginawa. Noong mga oras na yon, ipinagpaalam nila si Ellie sa mga magulang nito para dalhin siya sa bundok. Hindi naman tumutol ang ama't ina ni Ellie sa nais ng kanyang mga tsuhin. Matapos nilang maghanap ng kanilang mga gagamitin para sa ritual, umalis na silang tatlo. Dahil hindi alam ng mga tao na muling nabuhay si Ellie, minabuti nilang balutin na lang ng tela ang kanyang muka. Sa kaparaanang yon, walang magiging sagabal sa kanilang paglalakbay. Inabot silang tatlo ng halos 5 oras na paglalakad patungo sa bundok. Noong naroon na sila, nag-alay sila ng isang buong manok para pahintulutan sila sa kanilang gagawin ng mga elementong nakatira roon. Nang makarating sila, hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa at sinimulan na nilang gawin ng ritual para maging isang ganap ng babaylan si Ellie. Habang ginagawa ang naturang ritual, napansin kagad nilang napakaraming elementong nakamasid sa kanilang ginagawa. Subalit ni isa man sa mga yon ay hindi nakialam, sa halip ay tila natutuwa pa sila gayong naging isang ganap ng babaylan si Ellie. Nagritual na rin sila para hindi na magawang mag-usisa ng mga tao patungkol sa tunay na nangyari sa kanya at magiging malabo sa isipan nila ang patungkol sa kanyang kamatayan. Pagkaraan ng 3 araw, bumaba sila sa bundok at tumungo sa kanayunan. Subalit noong naroroon na sila, ay nakaramdam ng kakaiba si Ellie. Parang may kung anong kutob siya na may hindi magandang mangyayari, kaya sinabi niya yon sa dalawa niyang tsuhin. Hindi ho maganda ang aking kutob. Pakiramdam ko, may kakaibang enerhiyang lumulukob sa akin. Napangiti na lang sa kanya ang kanyang mga tiyo at sinabi na marahil ay dahil lang yon sa kanyang umalagad na mas naging malapit sa kanya pagkatapos ng ritual. Ngunit kahit na yun na ang sinabi ng dalawa, ay hindi naging kampante si Ellie. Pakiramdam niya kasi ay may mga matang nakamasid sa kanya at anumang sandali ay may magtatangka sa kanya. Dahil inisip niyang baka dulot lang din yon ng matinding pagod, nagpasya na muna siyang magpahinga. Umuwi siya sa kanilang bahay at minabuting matulog hanggang sa tuluyan ng maggabi. Hindi na rin siya inistorbo ng kanyang mga magulang at hinayaan na muna nila itong magpahinga. Nasa kahimbingan na ng kanyang pagtulog si Ellie nang biglaan siyang mapabalikwas ng bangon. Nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na nagpakilabot sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang rasonan, kaya nagmatsyag na lamang siya sa kanyang paligid. Walang ano-ano, nakarinig siya ng ingay sa labas ng kanilang bahay. Kawangis siya ng mga asong nag-aaway, kaya labis ang kanyang pagtataka kung kaninong aso yun. Sa kadahilanan ito, nagpasya siyang lumapit sa bintana para tingnan kung ano ang nangyayari. Gawa ng maliwanag ang buwan, nagawa niyang makita ang paligid. Ganun na lang ang galit niya at panlulumo nang makita niyang nakahandusay sa lupa ang kanyang mga magulang. Duguan ang mga ito at wakwak na ang mga tiyan. Katabi nilang 2 na aso na halos kasing tangkad na ng isang bisiro ng baka. Alam niyang mga aswang yon, kaya napasigaw na siya para kunin ang atensyon nila. Anong ginagawa niyo sa mga magulang ko? Ako ang kaharapin ninyo! Kinuha niya ang kanyang ginunting, tsaka lumundag na palabas sa bintana. Noong makita naman ang 6 na aswang ang kanyang ginawa, napangisi sila at umalis sa tabi ng 2 bangkay. Kita pa ni Ellie na duguan ng mga ito dahil sa ginawa ng mga itong pagpatay sa kanyang mga magulang. Alam ko ang kumpake nyo rito.
Pero bakit pinaslang niyo ang magulang ko? Alam niya kasing dahil sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ay pinagka-interesan siya ng mga aswang. Subalit kahit ni isa sa mga yon ay walang nangahas na sumagot. Umangi lang sila at nagsimulang maglaway ng malapot. Napapasinghot pa sila sa direksyon ni Ellie na parabang nababanguhan sila rito. Sa isang pag-isap ng mga mata ni Ellie, mabilis siyang sinugod ng anim na aswang. Subalit kahit nakatiting na takot ay hindi niya naramdaman. Wala siyang ibang inisip kung hindi ang maipaghigante ang kanyang ama't ina. Alam niya sa kanyang sarili na siya lamang ang makakagawa nun, kaya hinarap niya ng may buong tapang ang anim. Sumugod ang mga ito sa kanya sa lahat ng direksyon, ngunit nagagawa niyang ilagan ang kanilang pag-atake. Pakiramdam ni Ellie ay sobrang liksi niya noong mga oras na yon at nag-ibayo na rin ang kanyang lakas. Di naglaon, nagawa niyang paslangin ng tatlong aswang. Dahil dito ay nanggalaiti ang dalawa at halos lahat ng posibleng paraan ay nagagawa nila. Subalit, agad ding nanalangin si Ellie sa mga diwata at umalagad niya na kung maaari ay tulungan siya ng mga ito. Sakto naman noon na umatake sa kanya ang dalawang aswang, kaya hinarap niya ang mga ito. Ngunit, noong magawa na niyang masugatan ang mga ito, noon pa lamang napansin ni Ellie na tumakbo pala ang isang aswang para makatakas. Paniguradong manghihingi siya ng tulong sa iba niyang kauri. Baka hindi ko kayanin to ng mag-isa. Akmang aalis na rin sana si Ellie para puntahan ang dalawa niyang tsuhin. Nang sa hindi niya inaasahan, ay may nakita siyang isang babaeng nakatayo sa unahan. Agad niyang naalala ito at napagtanto niyang yon ang kanyang umalagad. Ilang sandali pa, nakita rin niya ang kanyang mga magulang na nakatayo habang nakangiti. Kumakaway ang mga ito sa kanya hanggang sa unti-unti silang naglaho. Ang tanging naiwan doon ay ang babaeng nagpakita kay Ellie noong napunta siya sa ibabaw nun. Walang ano-ano, nakita ni Ellie na tila nababahala ang mukha ng nagpakitang umalagad niya. May kung ano itong sinasabi na hindi naman marinig ni Ellie dahil parang may nakaharang sa pagitan nilang dalawa. Ilang beses pa yung binigkas ng umalagad niya hanggang sa marinig na ni Ellie ang kanyang sinasabi. Sa halip na mataranta noon sa paparating na panganib, pinilit ni Ellie na maging kampante. Noon din mismo ay tumakbo siya patungo sa burol, nang sa gayoy madali niyang makita ang paparating na mga aswang. Noong mga panahong yon, ay narinig niya ang sigaw ng dalawa niyang tsuhin, kaya sumigaw na rin si Ellie at sinabi na tutungo sila sa burol. Tumakbo na rin ang dalawa niyang tsuhin, at pagkaraan ng ilang minuto ay nakarating sila roon. Nasakto namang naroroon na sila nang makarinig sila ng mga alulong ng aso. Biglaan ding nag-iba ang samyo ng hangin. Kailangang humanda na tayo. Paparating na ang mga aswang. At hindi natin alam kung gaano sila karami. Pag-aalalang wika ng tsuhin ni Ellie. Noon din, inihanda na nila ang hawak nilang ginunting. Nagsimula na rin silang tatlo na humingi ng gabay mula sa mga kaibigan nilang elemento na naroroon lamang sa buong paligid. Si Ellie naman, tahimik na napadasal at nanghihingi ng patnubay sa kanyang umalagad at maging sa mga Diyos na naroroon sa ibabaw nun. Walang ano-ano, nakarinig sila ng mga mabibilis na yabag na paakyat sa burol. Napailing pa ang tiyo ni Ellie noon, gawa ng hindi nila inakala na madali silang natunto ng mga aswang. Ilang sandali pa ay may sumugod sa kanilang isang aswang. Pinagtulungan nila itong tagain at nang medyo mahina na yan, ay itinulak nila ito pababa ng burol. Nakita naman yon ng ibang mga aswang at minabuti nilang magpalit ng anyo bago tuluyang sumugod. Noong makita ni Ellie na naging aso ang mga aswang, sinabihan niya kaagad ang kanyang mga tsuhin.
Naging mabilis ang paglusob ng mga yon sa kanila, pero hindi sila nagpatinag. Ang bawat aswang na lumalapit ay tinataga nila at kahit papaano nasusugatan nila ito. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakaramdam ng kakaibang enerhiya si Ellie. Nagtaka siya noon at saglit na napatigil hanggang sa may nakita siyang liwanag na gumagalaw at umiikot sa kanilang kinaroroonan. Nung una, inisip niyang baka alitap-tap lamang yon. Subalit nang makita niya kung papaano sumugod ang liwanag na yon sa mga aswang, doon niya naisip na isa yung kakampi. Dahil nawala sa kanyang konsentrasyon si Ellie, hindi niya napansin ang paparating na aswang. Nagawa siya nitong lundagan na siyang naging rason para mabuwal siya sa lupa. Sa kabutihang palad, hindi niya nabitawan ang kanyang ginunting at hindi siya nahirapan sa kanyang pwesto. Noong akmang sasagpang inasana siya ng aswang na yon, walang pagdadalawang isip niyang ginilitan yon sa leeg. Matapos niyang gawin yan, ay tila nag-ibayo rin ang kanyang tapang. Napaisip pa siya na parang mas nagpapalakas sa kanyang kalooban ang pagpatay niya sa naturang aswang. Muli siyang bumangon, at nung mga oras na yon ay lumapit siya sa kanyang mga tsuhin para tulungan sila. Sakto namang pagkalapit niya ay may sumugod sa kanilang limang aswang, kaya napausal na ng dasal ang isang tiyo ni Ellie. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, bigla ang natigilan ang mga aswang na yon at parang hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Hindi na rin nag-aksaya noon ang kanilang panahon sina Ellie, at bago pa man tuluyang makabalik sa wisyo ang mga aswang na yon, tinaga nilang tatlo ang mga ito sa leeg na siyang naging rason para bumuluwak ang kanilang dugo tsaka nabuwal sa lupa. Nakita yon ang mga aswang na natitira, kaya ganun na lang ang kanilang galit kina Ellie. Napaangil sila tsaka mabilis na sumugod ng sabay, ngunit hindi nagpakita ng kaduwagan sina Ellie. Hinarap nila ang mga ito, at dahil hanggang sa mga oras na yon ay may liwanag pa rin umiikot sa itaas ng burol, halos mahirapan ang mga aswang na makalapit sa kanila. Walang ano-ano, bigla ang napalundag ang isang aswang para sugurin ang dalawang tsuhin ni Ellie. Nakita naman niya kaagad yon, kaya napasigaw siya sa dalawa niyang tiyo. Subalit dahil sa bilis ng aswang na yon, hindi nakapaghanda ang dalawa. Pareho silang nabuwal sa lupa, at nang makita yon ang iba pang aswang ay mabilis silang sumugod at pinagtulungan nila ang dalawa. Dahil dito, napasigaw na si Ellie para maibaling ng mga aswang ang kanilang pansin sa kanya. Sa kabutihang palad, nagtagumpay naman ang kanyang plano. Napalingon sa kanya ang mga aswang at sabay na sumugod sa kanyang pwesto. Napatayo naman ang tuwid si Ellie at iniangat ang kamay niyang may hawak na ginunting. Saktong pagkalapit ng mga aswang na yon sa kanya at noong susunggabanan nila siya, biglaan silang natigilan. May dumaan kasing liwanag sa kanilang harapan at nagmistula silang estatwa. Tatagay nila kagad sana si Ellie, subalit bigla ang bumalik sa wisyo ang mga yon. Dahil dito, nilabanan sila ni Ellie. Ang bawat aswang na humahakbang para sumugod sa kanya ay tinataga niya. Wala siyang naging pakialam kung masusugatan niya ang mga ito o hindi. Ang tanging nasa isipan niya ng mga sandaling yon ay ang hindi makalapit sa kanya ang mga aswang. Walang ano-ano, sa hindi inaasahan ni Ellie ay muling natigilan ang mga aswang. Nagwala sila at animoy may kung anong nangyayari. Agad na ibinaling ni Ellie ang kanyang pansin sa kanyang tsuhin at nakita niyang nagdarasal ang mga ito. Noong makita naman nilang tila na wala sa katinuan ang mga aswang, mabilis silang sumugod dito at pinagtulungan nilang tagain ang mga ito hanggang sa naligo na sila sa kanilang mga dugo. Noong mga oras na yon, tumigil na rin sa paggalawang liwanag na umaaligid sa kanila at tumutulong. Lumapag ito sa lupa. At sa isang pagkisap ng mga mata ni na Ellie, ay naging isa itong babae. Napatango si Ellie noon,
gawa ng alam niyang yon ang babaeng nagpakilalang umalagad niya. Nagpasalamat naman sila roon at namangha pa si Ellie nang mawaring nakikita rin pala yon ng kanyang dalawang tiyuhin. Nung mga panahong yon, sinabi ng umalagad ni Ellie na isa na siyang ganap na babaylan at magagawa na rin niyang manggamot tsaka kumalaban sa mga masasamang elemento. Nagpasalamat na rin yon sa dalawang tiyo ni Ellie gawa ng tinulungan nila itong kalabanin ang mga aswang. Napag-alaman din nila na pinuntirya ng aswang si Ellie dahil batid nilang kapag ito'y maging isa ng ganap na babaylan, ay paniguradong magiging hadlang siya sa kanilang magiging plano. Noong mga oras na yon, nangako ang umalagad ni Ellie na gagabayan niya ito hanggang sa kanyang muling kamatayan. Matapos ang kanilang usapan, ay nagpasya na silang umuwi. Hinayaan na lamang nila mga bangkay na naroroon dahil ayon sa isang tiyuhin ni Ellie, magre-ritual na lamang ito pagka-uwi niya nang sa gayoy susunugin ng araw ang mga aswang na naroroon. Dahil sa nangyari sa kanyang mga magulang, ipinangako ni Ellie sa kanyang sarili na titiyakin niyang masusugpo ang mga aswang. Inilibing na lamang nila ang mga ito at sinigurong hindi mahuhukay ng mga aswang. Para kahit papano'y makalimot, minabuti ni Ellie ang lisanin ang kanilang bayan at tumungo sa Karatig probinsya. Nang naroroon na siya, ay doon niya sinimula ng kanyang pagtulong sa mga tao at ang lihim niyang gawain para masugpo ang mga aswang sa bahaging Kabisayaan at maging sa Mindanao. Siniguro niya sa kanyang sarili at maging sa mga namayapa niyang magulang na hindi nito sasayangin ang ikalawang buhay at pagkakataon na ipinagkaloob sa kanya ng mga Diyos sa ibabaw nun. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo, alam ko, karamihan sa inyo hindi napansin to. Di ba kapag tayo namamatay, meron tayong tinatawag na purgatorio. Tapos samot-saring nila lang yun nandoon. Pero hindi ko alam kung merong mabuti ha, sa purgatorio na tinatawag. Pero dito sa ibabaw nun, parang ito yung purgatorio ng mga mabubuting tao. O sabihin na lang natin na may mga misyon sa mundo. Tulad ng mga antingero, babaylan, dibino, na alam natin nag-i-exist talaga dito sa mundo natin. Diba kung mapapansin ninyo, nung namatay si Ellie, dito siya napunta sa ibabaw nun. Tapos yung umalagad, hindi ko lang alam kung anong term yung umalagad, kasi umalagad ni Ellie, hindi naman umalagad kay Ellie. So, hindi ko alam kung anong probinsya yung salitang umalagad eh, pero parang gabay na rin, diba? Gabay, yun yung tamang term eh, gabay ni Ellie, diba? Kasi kapag sinabing umalagad, parang ginawa kang slave. Yun yung tao na ginagawa kang slave. Pero hindi eh, ni. Umalagad ni Ellie. So, feeling ko gabay to na diwata, no? Kung may mga nakakaalam ng pinaka-eksaktong term o sa probinsya ninyo, iba yung ibig sabihin ng umalagad, paki-comment naman sa baba para pare-parehas tayong maliwanagan. Pero yun nga, balik tayo sa kwento. Kagaya na itong ibabaw nun, sobrang galing na ito. Kasi ako buong buhay ko, ang alam ko lang talaga purgatorio eh. Para sa ating lahat yon, lahat talaga ng tao sa mundo. Pero pag espesyal ka siguro o may nasa dugo ninyo yung pagiging babaylan, dibino, yung may mga mabubuting gawa na tumutulong sa kapwa, dito muna yung punta nyo bago kayo mamatay. Kita nyo, binalik siya muli sa pagkabuhay kasi meron pa siyang misyon. Diba? So masasabi ko sa kwento na to, sobrang galing, bagong kaalaman. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.